Marami nang nagpapaabot ng tulong sa mga kababayan nating nalindol sa Bohol. Ang problema, sira-sira ang mga daan kaya naaantala ang paghatid ng tulong. Makibalita tayo kay Rose Bernales. Base sa pinakahuling tala ng NDRRMC, mahigit 34,500 bahay ang sinira ng lindol sa Central Visayas. Sa probinsya ng Bohol, hindi bababa sa 20,000 pamilya ang walang mauwian at ngayon nasa evacuation centers. Nasa 13,000 naman ang nagtitiis na manirahan muna sa mga tent at iba pang ligtas na masisilungan. Ang ilang residente, pilit binabalikan at isinasalba ang mga gamit mula sa nawasak nilang bahay, kahit pa kailangan nilang lumusong sa ilog at harapin ang banta ng mga aftershock. Dala ng matinding pangangailangan, iba't ibang paraan na ang ginagamit ng mga residente para humingi ng tulong. Mahirap po. Kung meron pong karinig pa sa amin, mariske po kami. Ano po sa amin? Pagkain at tubig ang pinakakailangan ngayon ng mga biktima ng lindol. Mangilan-ngilan na lang kasi ang mabibilhan ng supply. May tubig man sa ilang lugar, naninilaw ito kundi man nangingitim. Nangangailangan din sila ng mga tulugan at gamot para sa mga nagkakasakit na. Problema rin ang supply ng kuryente. Ang mga taga-Klarin nga, pinagtsatsagaan na lang ang maliit na generator na naisalba mula sa gumuhong simbahan. Sa gitna ng trahedya, mismong mga Buholano na rin ang nagbibigay muna ng tulong sa kanilang mga kababayan. Sa Luon, bagsak presyo ang paninda sa ilang tindahan, pero tig-limang dilata at tig-limang kilong bigas lang ang limit kada mamimili. May isang tindahan ding namigay na lang ng panindang karne. Libre din ang charging ng cellphone. Dumating naman ang unang batch ng relief goods mula sa gobyerno. Sinimula na rin ang GMA Kapuso Foundation ang pamimigay ng tubig, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Patuloy na umiikot ang grupo para maabutan ng tulong ang mga Buholano. Wala ring tigil ang medical evacuation maging sa Cebu. Nailipat na nga sa covered court ng Bureau of Fire ang nasa 100 pasyente ng Cebu City Medical Center na napuruhan din ng lindol. Handa din daw ang gobyernong alalayan ang mga nawala ng tirahan mula sa pondo ng pag-ibig at iba pang ahensya ng gobyerno. Nakikipag-ugnayan naman ang ilang lokal na pamahalaan para makapag-abot ng tulong sa mga biktima ng lindol. Isa na rito ang Davao City na magpapadala raw ng 3 milyong pisong cash assistance. Rose Bernales, Nagbabalita, Pilipinas.